Senator Risa Hontiveros, naging usap-usapan ngayon sa social media dahil sa aktual na pagbayad niya ng piyansa sa Pasay City Metropolitan Trial Court noong Martes, December 28. Sa reklamong wiretapping na inihain laban sa kanya ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Pero bago pa natin umpisahan ang topic, mga tol, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click notification bell para mas updated ka sa bago kong mga video. Ayon sa ipinalabas na pahayag ng PhilStar, nagbayad ang senador ng kasban na 36,000 pesos sa Pasay City Metropolitan Trial Court Branch 46, isang dokumentong inilabas ng kanyang opisina. Ibinalik at isinantabi ng korte ang warrant para sa pag-aristo sa kanya na may pitsang Disyembre 27, Lunes. Ito ay matapos siyang kasuhan sa kasong wiretapping na unang isinampa ni Aguirre noong 2017 dahil sa pagsisiwalat niya ng text exchange sa pagitan niya at ni dating Negros Oriental Representative Jacinto Paras sa pagdinig ng Senado sa pagkamatay ni Kian de los Santos. Ang mga mensahe sa telepono ni Aguirre ay nasa isang malaking font na nagpapahintulot kay Hontiveros na makuha ang mga nilalaman sa pamamagitan ng mga larawan ng media ng pagdinig. Sa mga text message, lumabas na inihimok ni Aguirre si Paras na pabilisin ang legal na action laban sa senador. Ayon kay Risa Hontiveros, ang saligang batas mismo ay nagpuprotekta sa lahat ng aspeto ng aking privilege speech sa Senado. Kaya't nakakatiyak ako na wala akong nilabag na anumang anti-wiretapping law. Kung sino man ang lumabag sa batas, dagdag pa ni Hontiveros, iyon ay si Aguirre, na inakusahan niyang nakipagsabwatan laban sa kanya habang siya ay nasa Senado. Dagdag pa niya kung ang kanyang mga text message ay nakatakda sa mga font na sapat na malaki upang mahuli sa kamera. Kung gayon, siya lamang ang may kasalanan. Dapat ay mas nakakaalam siya kaysa makipagsabwatan sa iba sa gitna ng isang pampublikong kaganapan. Sa buong view ng kamera ng photographer, walang panlilinlang na kasangkot. Si Paras ay membro ng Volunteers Against Crime and Corruption, isang organisasyon na nagsampa ng mga reklamo laban sa mga nakikitang kalaban ng Administrasyong Duterte. Ang bak ang nasa likod ng mga kaso ng droga laban sa nakulong na si Senator Laila de Lima. Naghain din ng impeachment trap ang grupo laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sireno. Noong Enero, inihayag ng palasyo na muli siyang sasali sa Administrasyong Duterte bilang Commissioner ng National Police Commission, isang ahensyang may kapangyarihang imbestigahan ang mga irregularidad at tanggalin ang mga nagkakamali na miyembro ng pambansang pulisya. Tinanong din ni Hontiveros kung bakit biglang umusad ang kasong isinampa laban sa kanya matapos ang apat na taong walan ng aksyon. Dagpa niya, bakit ang mga mapagkukunan ng gobyerno ay nilaan sa malinaw na walang basihang kaso? Kung kailangan natin ang bawat piso para sa mga pagsisikap ng rehabilitasyon at pagsagip para sa biktima ng Typhoon Odette. Nangako si Hontiveros na hindi siya susuko sa harap nila o hahayaan ang pinakabagong pag-unlad na ito. Anya, ang buong kaso na ito ay hindi patas, hindi makatarungan at isang pagkukunwari. Maraming mga netizen ang nagbunyi sa sinapit ni Risa Hontiveros dahil nga si Risa Hontiveros ay kilalang anti-Duterte o kontra lagi sa gobyerno. Kaya nga tila daw isang maituturing
na karma itong nangyari kay Risa Hontiveros. Bagamat nakapagpiyansa si Risa Hontiveros ng pansamantala, ngunit tuloy pa rin ang kanyang kaso. Nais nga ng netizen na magkasama na ito sila ni Laila De Lima at Risa Hontiveros. Dahil ayon nga sa mga netizen ay nababagay silang magkasama sa kulungan. Ano ang inyong masasabi mga tol sa usaping ito? Mag-comment lamang sa baba at huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe na rin kung bago ka pa lang sa channel ko and click notification bell para updated ka sa bago kong mga video.